Ayun, yun nga, napakahalaga din, I don't know ah, sa akin, Kuya Eddie, na, yun nga, doon ko natutunan na hindi ko dapat din i-judge yung tao. Especially, like, halimbawa ako ah, eh, bakit? Ako yung Kasi ikaw masamang judger ka. oh, judger. Ako din, hindi ka judger. Ako yung masamang ano. Sige, go. Tawa ako. Tawa mo. Ang good part yung sa'yo eh. Parang, hindi ako judger. Naiintindihan ko sila. Then si Ellie, hindi ko sila naiintindihan. Wala akong pakialam sa kanila. Ja-judge ko sila. Like, hindi. I wanna share lang din sa listeners natin, sa viewers natin na, yun nga, di ba? I think kasi sa sa'yo, di ba, gets naman din, like, halimbawa ikaw, hindi ko ihusgahan yung pag-judge mo sa iba kasi based on your experience, ang nafe-feel mo is lagi kang, di ba, nire-reject or like, bigla ka na lang hindi papansin na nagkakausapin. It's a kind of, you know, understanding na dapat ding ma-receive mo. Like, hindi kita, di ba? Parang, eh, ganun ka eh. Ganun yung personality mo. Ganun yung napagdaan naman in life. So, kahit ikaw, hindi ko naman sasabihin. Paano mo itindihin yung akin? Sige nga. Tawid mo, tawid mo, tawid mo. Sige. O, ganito. Like, go, go, go. Kasi, syempre, di ba, kahit naman ako, ano, experience ko din sa part na okay, hindi ko na ipipilis yung isang tao, lalo na kapag alam kong ayaw sa akin. So, sa part mo, lalaki ka kasi. So, you better talagang na ikaw na yung aalis or di-distance din sa tao. Kasi nga, mas strong ang personality ng lalaki compared sa aming mga babae. So, syempre kayo, since mas ma-ego kayo ay tayo. sa amin. Sa mga ego-ego na yan. Kasi, kayo, ano kayo, kaya nyo eh. Kaya nyo panindigan yung ginagawa nyo, ganun. So, in terms of that, ah, in terms of, like, yung hindi pakikipag-usap, ganun. Kasi kaya nyo siya, like, ano magiging, mapapala ko sa'yo, ganun. So, sa amin kasi, kapag may mga ganun babae, strong na yon, strong na sa amin yun, pagiging strong na ng personality namin yon. Pero hindi nga lahat din ng girls or ng babae out there is ganun. So, pagiging strong namin yung ganon na kaya namin na din na hindi kausapin or mag-distance sa taong ayaw sa amin, ganon. So, yun, baka meron kang gustong idagdag, Kuya Ellie. Natatawa ako. Gusto mo itawid na hindi ako maging bad. Pero wala, bad ako. No! Hindi ako ito. Like, di ba parang, kasi, ang good thing naman sa'yo, ano siya eh, kinukonfront mo yung tao na, ay, hindi mo ako nakuusap ng ganito, ah. So, para lang malaman din yung tao na kahit pa paano, may naparamdam siyang hindi maganda sa'yo. So, that's good thing po, ah. So, sa akin, ganun din ako, eh, nagkoconfront ako, eh. So, yun, hindi para i-judge kita sa sa kung paano ka makipag usap, makipag-interact sa tao, ganun, di ba? So, you're just expressing yourself. Taray, naitawid niya. Hindi, di ba? Kasi ganun siya, like, hindi mo naman dapat para yun nga. After mo makilala yung tao, so, usually, after, syempre, di ba, may times na mamamit mo ba sila, yung after mo sila mamit, the next time, pinapansinin mo ba sila agad? Or, tipong, ayun. Di ba, once na kasi nakausap mo na ganun. Depende yan eh, di ba? Ayun, depende pa rin kasi yan eh. Kung halimbawa, ang nag-approach lang yung ibang tao, hindi ikaw mismo, ganun. So, kung yung approach niya, parang may something. So, bakit parang, para i-approach ko pa siya ng parang gusto mga pagkaibigan, ganun. So, if I'm not interested dun sa tao, parang okay na yun sa akin yung ngitian or yung at least yung taas lang kilay, ganun ah. Ganun lang. Like, iba, kasi iba. Magdanad ka lang. Ganun lang. Magdanad ka lang. Minsan, kasi hindi para hindi ka masabihan ng snubber, gano'n. Kasi ayoko din ang nagaganon ako. So, syempre, di ba? Kapag ayaw mong gawin, pag ayaw mong ma-feel, or ayaw mong gawin sa'yo, kung mong gagawin sa iba. So, yung simpleng gano'n lang, na kahit paano, at least naparamdam mo dun sa tao na hindi siya na-snub. Gano'n. So, yun. Yun yung dapat. Then, dapat. Pag gano'n naman, pag, like yung, halimbawa, kapag okay sa akin yung
yung tao, gano'n na, na pag ano, kilala siya, gano'n. So, sa akin, mas iba Nag-hi yung ka. magiging, yeah, kakausapin ko din talaga, iba yung magiging interaction dun sa tao. So, yun. Ako hindi. Ikaw. Both? Hindi. Both, both. Kasi ano eh, there's a chances na mamaya, parang, ang bilis lang natin nag-usap, may mga ano eh, ganyan ako eh. Parang, 5 minutes lang, tipong nagtanong na ako, oh, ano ginagawa mo ngayon dito? Parang ganun. So, then, parang basta quick na ano lang, small talk. Then the next time, see, either hindi, pag hindi niya ako in-approach or hindi niya ako, hindi siya nagdadman lang sa akin, ano na yun, end na yun. Bahala ka. See, there, pansin mo ako, di mo pansin, wala lang sa Okay, akin. yeah. Kasama ako talaga yun. Hindi, that's okay. Ewan ko, ah, siguro may mga makakarelate din naman mga lalaki out there. Or kahit naman siguro sa mga babae, may ganyan. Kasi, So, hindi, yun. hindi, minsan talaga, lalo na pag ano, yung lalo na yung first impression ko, na hindi maayos. Hindi ko, titigil ko na agad na, pansinin yung tao. Wala na agad na, wala na agad pansinin. Ayan. Yan, depende pa rin naman yan sa mga encounter natin. Hindi naman porket kinausap natin, bawa, naramdaman mong hindi naman pala good sa iyo, 'di ba? So, doon pa lang eh malalaman man eh. So, 'yun yung kaninang mga sagot ko, mga sagot natin. Doon yung sa mga taong pala or yung kahit pa naging interested doon tayo sa tao, 'di ba, na makilala sila. Pero yung sa mga ganyang scenario na parang ano, hindi sila okay sa atin, gano'n. Yun yung mga bagay na parang off sa atin. 'Yan. Ba't ka nag-off? Sorry, may lumalapit kasi nag-adjust na naman ako ng table. So yun, so after ng mga ganong Diba? scenario na second, syempre second time na nyo na mag-meet, doon na kasi mag-build up yung talagang magiging friends ba kayo nitong taon to o hindi. Yeah. Diba? Doon na yung darating eh. Yung tipo na ganun, sa akin, challenging siya for me dati yung makipag-interact sa ibang tao, ganun. Kasi nga, parang natatakot ako. Like, siguro nga kasi nga yun, nahuhusgahan ko din talaga in my mind, pero hindi ko para sabihin sa iba kung ano yung naisip ko dun sa tao. Ganun ako eh, sa isip ko lang, ganun. Kaya, ayun, naging challenge siya sa akin and na-workout ko yung ganun. So, nung nag-officer ako, ganyan, nagkaroon ako ng mga ginagawa pa. In life, nag-explore ako, ganyan. So, sa akin, meeting new people is okay pala. Pero hindi ibig sabihin nun, kakaibiganin mo lahat. Ganon. Na-meet mo sila para it's either meron kang makuwang lesson sa kanila, ganon. Or meron para makilala mo pa or matutunan mo pa kung anong klaseng tao yung na-encounter mo. And syempre, di ba, madadala mo siya in your life, in your journey, kung ano, sino-sino yung mga talagang dapat mong makausap or maging part ng life mo. Yung mga ganon ba? So, parang testing phase, I think, yung makakilala ka ng mga tao. Oo. So, ayun. Siguro na rin, ano na, kasama na rin talaga yung second impression. Oh, second time na kayo mag-meet. Okay, kung may first impression, may second impression pa pala. Oo, kasi syempre, yung first impression mo dyan will last na eh. Parang, bawa, ngayon, nag-work na sa, ano, sa UAE. So, met a lot of people na, parang, sabi natin may, ano, may impression akong di maganda yung amoy. So, second time, nalayuan ko sila. Hindi ko sila lalapitan. Parang agad-agad. Parang, or may maririnig ako na parang sabihin sa akin na, ah, Eddie, ito, may amoy itong, ayan, si ano, may amoy yan. Kaganyan, kaya ano. Sabi naman! Seryos, andito joke. Kasi talaga, ano, iba naman, nasa ka ulit? UAE? UAE, Dubai. So, there's a Dubai. chances na may mga taong talaga, ano, may amoy. Sorry ah. Talaga matindi yung amoy. I won't describe na yung kung ano yung amoy na yun. Pero hindi mo siya kakayanin na makausap siya ng harap-harapan or makausap siya ng matagal. Kasi hindi mo kakayanin yung amoy niya eh. So, okay. It's either, ano lang, parang hi, hello distance lang. Ka. Hi, hello lang gagawin mo. Then, or, walk out. hindi mo siya hindi mo siya kakausapin. Parang, uy, hi, hello, how are you? Parang ganun lang. Talagang may ganong instance dito. Hindi siya tulad sa Pinas na parang okay, sa bagay iba. Sa Pinas, 'di ba? Parang ang mangyayari parang pag sinabi mo na, pre, medyo masama amoy mo. parang okay lang eh. Dito talaga. Eh, pre, sorry.
sa Pinas kasi parang alam mo yung ano, parang kapag yung amoy ng katabi mo, amoy araw. Alam mo, ano lang yun, minsan lang yun. Pero dito kasi, ano, alam mo, everyday yung amoy niya, consistent. Magaling na, mas consistent eh. Consistent na mabaho. Magaling daw eh. So talaga, di mo na siya, kahit sabi mo, okay yung ano nyo, yung usap nyo, pero di mo kakayanin yung amoy. Talaga hindi na lang, hindi mo na lang siya kakausapin eh. Talaga kinalayuan mo na lang. Ganon, oo. Siguro yun yung pinag-aiba ng nasa ibang lugar. Siya sa Pinas. Kasi sa Pinas, parang maintindihan mo pa na amoy araw lang. Dito hindi. Tsaka Iba. kapamoy yung tao, ganun. Dito hindi. Talaga iba yung, ano, iba yung amoy eh. So, ganun yung mga impressions ko. Na, Okay. So, first impression sabagay. ko, na parang, ano, ito okay ito. Di ba, usually naman, Like, sa atin, ugali, ugali lang. Pero dito hindi. Huwag dito ka. To consider yung amoy, gano'n. Consider mo yung amoy na parang, ay na. Kasi syempre, pag nakasama mo yun, parang di ko alam kung didikit ba sa'yo yung amoy na yun, matatakot ka eh. Okay. Sorry sa mga listeners ni Shane. Okay. May Ready, ganun ready talaga. ka ba? Ready kang masama yan sa vlog? Sa shorts? Baka may mambasya yun. Ready ka na. Okay. Pero Yan. Pero kasi totoo siya, I'm not saying ano bad Ayan, ano mo yan eh, negative perspective mo yan. things eh. Ano Oo. naman. Talaga ano siya na encounter ko siya kasi dati akala ko kwento lang. Nakakwento lang dati. Na ano ko siya nangyari sa akin eh. So talaga Okay, na bad. ano for me it's valid kasi experience ko siya eh. So Okay. talaga ganun. Diba, ako-consider din sa pakikipag-usap sa tao if may ganon. Para mamimili ka pa. Sa ganong way, kasama sa pagpili ng kakausapin mo, yung ganon. Kasi parang sabi natin, ikaw ba may gusto bang kaibigan na may gantong physical or physical muna tayo na sige, yung problem sa hygiene. Problem sa hygiene Hygiene, okay. na makakasama mo everyday. Di ba? Everyday mo siya magiging kaibigan mo siya pero ganyan yung hygiene niya. Di ba ang sama naman nun? Parang, ay, ito si ano. May kaibigan ganito yan. Di ba parang ang Pero ano lang. Pero yung ganyan para sabihin pa sa iba. Not na, pero yung at Oo, least, 'di pero ba? Kung friend mo na yun, ako, akong friend ko na 'yon, tapos may ganun na, hindi. may ganung scenario na. Ano na? Ako mismo yung sabi sa kanya na at Pre, least kahit ligo-ligo pa din. paano, 'di ba? Pag girl kasi yung kinausap mo ng ganyan, hindi pwedeng ganyan ang usap. Oo, oo. Really. Nako, sensitive kami mga babae or Hindi diba? kaya nga, siyempre naman, sa akin, puro lalaki pa, puro lalaki pa naman yung nakakilala ko ganyan. Yan. Kaya pag sa ano, when sa ganyan, kakusapin ko, talagang, meron maging ganyang kaibigan. Pero ano ko siya, yun nga, kung ano yung magiging effect sa kanya, yung good impact naman kapag So may nice ganyan niya sa'yo, hindi kakaibigan. lang in terms of, yeah, so sa akin, yun. Saan ang Yeah, pangalan niya? meron. Ay, Ne, ano nahuli. siya? Huwag mo na magitan. Okay, pupunta tayo Basta. dun. Saka Pupunta tayo. hindi. Baka hindi may cut to Love ko yun. Love ko yun, ha? So, Eh, kumbaga, ano, para lang ma-aware siya, at least, di ba, kahit pa paano kapag siya din nakamit siya ng ibang tao, hindi para pag-usapan siya sa ano, napapansin sa kanya. Yun yung gusto din na, you know, ayaw kasing ma-judge ng iba, like, ganon. Ayun At nga. ano, Kasi, di ba, parang, ang hirap din kasi ma-judge ng iba na parang gusto mong protektahan yung taong yun. Then ang dami na sabi ng iba. Pero hindi, ang hirap eh. Ang hirap mag, ano, minsan maging neutral kung saan ka po, kung saan ka lulugar. Parang kapag sinabi mo ba sa kanya na may hygiene problem siya, magagalit ba siya? How they will take it? Di ba? Yun yung problema, minsan. Kaya napaka-important, like yung sinabi mo din, Kuya Eli, kanina na, kung paano natin. Diba doon pa lang sa pag-handle pa lang sa pakikipagkilala sa kanila, di ba? Meeting new people. Ano, doon pa lang, titignan mo na kung ano ba silang klase, kung anong personality yung meron sila, ganyan. So, para hindi na tayo mangangapa kung paano natin sila kakausapin. So, Totoo. That's very important din na makilala din talaga sila before we judge them. Though, impression kasi talaga andyan yan, pero para ayun na yung i-conclude natin sa characteristic na meron sila. Diba? Totoo. Kasi That's it. ang hirap din talaga eh.
nung paano mo sasabihin, di pa kayo ganun ka-close. Second time pa lang kayo mag-uusap. Di ba? Then the first time mo siya nakausap, naramdaman mo agad, mas iba na yan, no? Impression mo sa kanya. Then, paano yung second time? Kakausapin po ba siya? I-approach mo po ba siya? Di ba? Are you willing to be connected with them? Doon papasok yun eh. Di ba? Siguro supportin kung good person naman yun. I don't know, if lumabas sa'yo, Sige, sige, go. kunwari sa'yo, gusto talaga mga pag-ibigan sa'yo, and tingin mo naman, good naman siya, di ba? So, you better tell them then, o tell him, di ba, lalaki na. Yun, na kung ano man, kung unti-unti man, di ba? At least, ma-aware siya na, okay, pre, salamat ah, kasi ganda na pala yung amoy ko, hindi ko alam. Paano mo Ano lang, sasabihin minsan kasi unti-unti? yung mga tao, like, Sige, paano mo sasabihin? Ano to? Amoy tayo dito ah. Parang everyday amoy tayo dito ah. Parang titinamay sa batas mo. Ano, parang, pre, parang laging amoy tayo dito sa lugar na to, no? Nagpabango naman ako, tinan mo. Pero, dito sa bandang kanan ko yun eh. podcast na para sa akin, ay, yung kwentuhan vlog ko, yung sa mga kaibigan ko, may masarado. Ito pala. Anyways, ayun. Siyempre, di ba, kung sa bagay, depende, ayaw mo nga, di ba, pag na, Diba? ano But, ka na, ayaw mo na agad, pag nakawin mo na. So, ayun. So, siguro nga. Support ko naman, Paano if mo okay sasabihin? siya, like sa akin na, kung okay sa akin yung tao, ganun. So, ganun. Kasi, yung ganyan na, kapag nakikita ng ganyan, nakakaano yun, like gusto mong i-remind nga yung tao, nakaka ayan, yung care ka doon sa tao, di ba? So, sa part ko, kung ako yun, kung ako yung nasa posisyon mo. Yung ano ah. Ikaw yung magsasabi sa tao may ano ah. Go. Yeah. Hindi ako yung may Hindi amoy naman din ha. agad, hindi naman agad-agad kung at least nag-meet kayo, ay nag-meet ulit kami ng taong yun, pero galing nga minaamoy ako sabi sa kanya, pero Paano sasabihin? hindi kasi ako doon dumitingin eh. Pero kung ganun nga, gusto niya makipag-post ganyan. Unti-unti. Baho dito Siguro, ah. no, hindi ganun. Tadiretso dun sa tao. Sige. Sige. Paano Di ba? sasabihin? Kailangan natin i-diretso dun sa tao. Paano nga? Stay Sige. forward din ako eh. Sample. Baka nga mo ah. Na, uy, ano, hindi, nabaka, Sabi mo straight eh. Sabi mo straight eh. hindi, siguro in a Go. good way pa din. In a good Paano? way pa na. Ayoko yung life yung Positive asawa niyo. scripting ka. Sige. Positive scripting tayo. Yeah, Sige. dapat ganun. Sige. Especially if, di ba, new people siya, ano yung people sila. So, sa ganyan na, no, uy, ano, huwag ka magalit, ha. Yung mga ganyan, ba, na, Paano mo sasabihin? may pinapansin kasi ako, eh. Pero, since yun nga, I care naman kasi. So, gusto ko lang malaman mo na, parang aamin, eh, no? Parang may feelings sa tao. Pero, aaminin mo lang naman na pinapansin kang ganito, na pagdating sa hygiene niya. Yun. Hindi ko na, para specific, pero yung mga ganun, yung unti-unti. Like, hindi yung segue mo lang, ano, baho dito. Bakit naman, no? Ganun. Kasi parang hinihusgahan pa rin yung tao, or parang ano siya, tawag doon. Binibigyan mo ng hinto ng tao, hindi mo pa idiretso. Di ba? Baho Ano mo. yun, eh, Sabihin ko. siguro, Hindi kasi waited yan. May tao kasi. Hindi mo nawala ka sa camera. Pero may times talaga na kasi may dati. Sorry. okay. Sumahaba. Pero sige na, huwag na tayo puntahan doon Huwag sa ano. natin, Nag-iilaba pa dito tayo. ano Okay. If you're a girl, syempre there's a times na may manliligaw sa'yo. Ano yan, yung okay. usually na ano, impression sa'yo ng mga manliligaw mo? Ilan na ba yung napaiyak mo? Ay, paiyak. Sila. Anyways, ayan, Kuya Eli. Ado. Kasi, mga lalaki, iisa lang lagi sinasabi nan kapag may nagugustuhan sila sa babae. Ano? Tama ba? Ano? Ado, sa kada, ikaw tatanungin kita, sa kada nililigawan mo ba, iisa yung sinasabi mo sa kanila, uy, iba ka sa lahat, uy, ganito, uy, kakaibang personality sa'yo na wala sa ibang girls. O kaya,
ano ka kasi, iba yung dating mo eh, or nakakatch mo yung attention ng iba. Yung mga ganon. Tanongin kita, Kuya Eli, sa mga nagugustuhan mo ba? O, ba't ka nag-off? Ibabalik ko lang yung tanong kasi May sa mga pasurvey ka ba? ganyan, I mean, napansin ko kasi sa mga nagkakagusto o nagpaparamdam, para magiging iisa yung sinasabi nila na, ah, okay, narinig ko na yan eh. Parang, though hindi ko alam, ako ba yung talagang napapansin nilang ganon? O iisa lang yung sinasabi nila talaga sa kada nagugustuhan nila? Diba? Yun yung question dun eh. Like, diba, ako ba yun? Ako ba talaga nagugustuhan nun? Yung personality ko ba talaga? Yung kakaiba, yung pagiging unique ko ba talaga? Or sinasabi niya lang yun para, you know, para ma-at least yung pakiligin ba or magbigay lang ng compliment sa akin pero hindi naman pala talaga ako yon. Ganon. Question sa akin minsan. Yun. Siguro ano, isa rin kasi talaga yung linyahan ng mga lalaki. Hindi talaga Diba? ano yan. Parang sabi natin na, uy, ganda ng ano mo, ganda ng mata mo eh. Parang pagtitigan ka na, tsaka, Corny. then, then, sabihin na, mas maganda yung kaliwang ano mo. Pag na, ito yung magandang side mo eh. So, gagawin ko lagi, parang nasa kaliwa mo. Then, No, not in terms yung sa ganyan physical, lang. okay. Hindi lang sa physical, oo. Hindi lang sa physical, Siguro sa ano, personality. personality para, uy, para ano, mas ano yung ang ating personality mo sa iba. Yun ang napansin ko, usually, Oo, yan. diba parang, lalo na, kanina, Ano yan? sa work, medyo mas maganda yung ano mo, yung aura mo, mas maganda, sa yung datingan mo. So, ano oras na labas mo mamaya? Kape tayo. O bakit? Binigla mo naman. Parang, Nagulat ka ba? parang, ay, oo, kape agad. Hindi kasi, di ba, parang, ano na yun, parang, kukwentuhin mo muna na parang, Hindi siya ganun, I mean, hindi magkaparamdaman, parang bihira yung ganyan, yung agad-agad, like, alabaw, isang araw pa lang, uy, kakaiba yung personality mo, labas tayo, parang, what the? Kaysa lang patagalin nyo pa. Kasi ito yung problema sa guy. Usually younger guys. Na Yeah. pinapatagal pa nila yung ano nila. Yung suffering nila na parang kakaibigan. Yun yung gagawin mo na lang friend. Di kasi gagana yung magiging friend muna yung guy. Char, girl. It's a sign of bullshit na ano, na nangyayari. Okay. Kasi parang kung gusto mo talaga yung girl, or yung that person, ano na agad, magparamdam ka na agad ng intention. Huwag sa ano, wag Yeah. pa, wag mo nang patagalin Ito ng naman. 1 month, 2 months. Right after a I week agree nung naman. nag-uusap na kayo, nang getting to know each other, invite the girl, invite that person, 'di ba? So parang sa unang meet up, parang uy, kamusta mo siya? Parang ano agad, pabibo ka na agad. Siya, gagawin mo siyang parang paparealize mo sa babae na para ang galing-galing niya, talagang siya yung number one sa mundo ngayon. Sa mata mo, parang ganon. So, Go. ano siya? Parang, ano ba tawag doon? Talaga, Strategy ano? yun? Oo. Ay, alip. Oo. Bad trip. Huli. Huli. That's the Sabi thing. rin. Yeah. We have to make sure na ma-feel ng babae na siya lang iniisip namin. Namin. Parang gano'n, parang sa mata ko, ikaw lang yung maganda whatsoever. Ikaw lang iniisip ko every day. So gano'n, dun talagang magsisimula yung parang getting to know each other para talagang makilala mo siya, 'di ba? And kahit paano magkaroon din siya ng interest. And then ang ano kasi diyan, siguro ang number one na common ground, yun nga, passion. I-catch mo siya sa passion. Kasi ang problema din ng iba na parang kakatch mo siya sa common ground yun na work, school. Minsan kasi, masyado ng ano yun, masyado ng gamit na Ang gamit. ano eh. Gamit na gamit yun. Parang, di ka mga yun, malilito yung girl na ano. Parang hindi interesting yung ganun eh. Oo. Para sa akin din ah. Malilito din yung girl na parang, interesado ba siya sa akin? O talagang,
gusto nilang kumopi ng trabaho, ng work Gusto niya ko. mag-apply. Oh, ganun. Parang ganun. Doon talaga, doon kasi din talaga lalabas sa parang kapag hindi ka hindi naging personal yung mga tanong mo, naging ano lang yung mga tanong, yung mga conversation yung more on work lang. Pero kung after that, wala ka na pag-usapan, yari yung guy. Basad na siya. Friend zone na agad, kumbaga. Oh, okay. Yun yung Tsaka, ano. sa may mga girls, I think, I don't know if lahat ba or iba-iba naman eh. Ayun, pag nagparamdam na ganyan or kahit nga hindi, kahit hindi kasi ano, 'di ba? Hindi din straight to the point agad yung may mga ganong guys na hindi straight to the point pero paparamdam siya paunti-unti na ganun. Pero kapag once na hindi siya okay, I mean, hindi interesado yung girl dun sa tao, sa guy. So, syempre, di ba? Hindi para ano, patagalin mo pa. Dapat sabihin mo na dun sa tao na walang pag-asa. Oh yeah, no. Friends. Okay na Tatarayan sa mo na. friends. Hindi na, oy, Namigay ako na. eh. Ano na, True, ano, true experience, tatarayan ako. So, okay na. Ayun. Okay, tinatarayan ka. May So, ganun, yun. may ganun. So, ayun, Kuya Ellie. Since, ayun nga, thank you doon sa mga sinabi mo. Ngayon, ano yung pinaka gusto mong i-share na like kung paano mag maka-encounter ng tao, like kung paano ba dapat meeting new people, ganyan. Siguro talaga ano, Part mo. the part ko right now, dahil naging much bigger yung perspective ko, lalo na I work with different people, foreigners na yung nakaka-work ko. Talagang hindi lang sa ano, personality eh. Mag-base ka din sa culture, tradition nila, tsaka sa ano nila, sa lahi nila, kung anong lahi ng tao. Talagang be more sensitive to meet when it comes to other people. Paano mo siya approach? Talagang be more sensitive to any kind of scenario. Don't just jump at joke na maya for this person is ano pala offensive. Talaga ano, talagang andun yung ano, be more sensitive lalo na pag mag-meet up, mag-meet ka ng ibang tao. Maganda yun. Thank you, Kuya Eli. Yun nga, so, ayun, parang papasok na din doon na we don't judge them. We should not judge them. Diba? Like, huwag ka natatawa. And I mean, diba? Yun nga, gaya na sabi mo, we don't know yung kung ano ba talaga yung background nila. So, ayun. And napaka-important yung simpleng pag-ask natin ng questions sa kanila. Yun, yung mga ganun bagay. Yung makakatulong din para mas makilala natin sila. Ganun. So, doon pa lang eh. So, ayun. Siguro nga sa part mo, ganun. Magkaiba nga kasi ng scenario. Ganun. Iba yung na imit nating tao. Ganun. May ganun part. Oh. Then, ayun. Yun nga po. Parang dinikot siya, no, na huwag tayo mag-conclude sa kung ano yung nakikita lang natin. I Totoo. don't know. Na ganun na bakit ganito yung nakita natin, masamang tao na siya agad sa paningin natin. Pero hindi. Ganun. So, tsaka sa, ano, sa mga naririnig din. Yun. Parang kayo naging magpaniwala one-sided. Agad. Yeah. So, napaka-important talaga na makilala natin yung tao. Na tayo mismo yung makakilala sa kanila. Hindi yung dahil lang sa sinabi nito, yun na agad yung papaniwalaan natin. Kasi I've been there. Like, di ba yung, parang ako yung sinabihan ng ganito. Tapos nakilala na nila ako. Ay, hindi pala. Ganun. So, same din. Na sinabi nitong isang taong to na may hindi maganda. Tapos yung pala, nung ako yung nakakilala, ay, hindi naman eh. Mali yung sinabi niya. Yung ganun. So, totoo. Ganun, tagang, hindi mo siya ma-realize, hindi mo din siya maintindihan if hanggang hindi hindi mo mo siya nakilala ang tao. Yeah, pag On hindi mo set talaga na-experience dapat. Mismo. Yeah. So, ayun. Dapat. Tama. Kumbaga, don't judge talaga yung ibang tao. That, kumbaga, kung may sinabi yung ibang tao na masama, siguro, give a chance for yourself na makilala yung tao. Pag yun. Nakilala mo yung tao, okay, kung talagang tama yung sinasabi nila, it's your decision to, ano, to what to do next. Diba? Huwag mo agad na, ano, na sabihin na, ay, hindi ko to bate kasi hindi nila bate. Parang, di ba, parang bata yun eh.
Diba? Kaya na-appreciate ko yung mga tao na talagang nag-open na, sorry, kaya ako ganito, kaya ako naging ganito sa iyo kasi ganito yung na-experience ko before, or ganito yung naparamdam sa akin before, kaya feeling ko, pati ikaw, ganun ka sa akin. So, dun ko mas lalo maintindihan na, okay, siguro yun nga, maging sensitive pa din talaga. And din kasi, hindi naman ang lahat biro, or maybe masasenda natin ng jokes. You know? So, talagang, yung mapakinggan natin sila, yung maging at least listener muna tayo nila bago natin sila talagang mag-conclude tayo sa kung ano yung nakikita lang natin. Yan na. Yes. Give them a chance to, ano, na makilala sila. Pero ikaw, ayaw mo ata. Bilib mo, bigay mo daw ng chance. Ano na talaga? After gusto na makilala, pag ganyan like, talaga impression ko, ayaw na. So, ayun siguro, yun nga. Parang good thing dun if ever na gusto talaga na makipagkakilala sa'yo, ganun. Pero ikaw, dumi-distance ka. Siguro if that person naman, has a good personality and yun, tingin mo, kahit pa paano, siguro baka may maitulong ka dun sa tao, ganun, kaya lumalapit sa'yo, ganun. We better be a good person din dun Oo sa naman. tao. Like, Totoo. Ikaw, kumbaga, magbigay tayo ng kindness na napapakita niya. Though, hindi naman siya required dun lang sa ano, di ba? Dun sa mabait lang sa atin. Kumbaga, mapakita natin sa tao dun. Baka kasi may reason kung bakit, may purpose kung bakit siya dumating sa buhay mo. Diba? Oo. Ganun. Totoo. Baka kasi may reason din talaga ba't natin i-meet yung tao. So, hindi naman ibig sabihin nun, di ba, Kuya Ellie, na friends mo na sila agad. So, yun nga, we have to filter those people pa rin naman. Kung sino man yung gusto natin. Yung dapat, hindi lang gusto, yung dapat na pumasok sa buhay natin. Ganun. So, yan, applicable siya sa lahat. Sa friends, sa love life, ganun. Sa, ano pa ba? Friends. Workmates? I don't know. What else? Sa colleagues. So, ganun. So, yun. So, lahat ng sa yan. Mamit natin in the future na makilala natin. Ayan. Ayun, thank you so much, Kuya Ellie of Downtown Alley Podcast, for this episode and pumayag ka po na maging part nito. And sana din po sa mga viewers and listeners po namin. Sana po meron kayong at least kahit pa paano natutunan. Ganyan, kahit pa paano nakakuha po kayo ng idea kung paano po kami sa ibang tao, or at least, diba, kahit pa paano po, baka makarelate kayo, ganyan. So now, and ayun, Kuya Eli, baka meron ka pong gustong i-promote? Go ahead. Ayun, please follow Downtown Nali PH on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, TikTok, IG, and Facebook. And my IG is Ellie Nightwing. And again, thanks so much, Shane, sa pag-invite sa akin. Naisip ko ano ka. Maraming salamat siya. Yeah. Yan, welcome po, Kuya Ellie. Ayun, ayun po, meron kaming episode ni Kuya Ellie po dun sa Downtown Alley podcast. So, you can listen and you can watch it din po kasi meron siyang video dun. So, yan. Dalawa yun, no? Part 1 and Part 2. So, panoorin nyo lang din po. Thank you so much, Kuya Ellie. Bye! Bye! In that...